Yo guys, what's up sa YouTube channel ko at kasama na naman natin si Breads. So meron lang tayong pag-uusapan no, na importanteng parte ng sasakyan which is specifically sa interior ng sasakyan. Ito, dashboard. Yan. Isa sa to sa mga importanteng part ng interiors nyo. At isa to sa mga kumbaga parang batayan na masasabi mo na this car is well preserved and well maintained by the owner. Okay? So, pag na-preserve mo yung ganitong klaseng dashboard, na-preserve mo siya through the years, especially to si Corolla is 30 years na, tumataas or nakaka-apekto siya ng resale value. Let's say eventually balak nyo na siyang bilhin, nakakataas siya ng resale value. And napaka-importante ng well-preserved yung dashboard. Kasi una-una sa driver, syempre, gusto mo naman ng parang self-respect for yourself. Lalo na, madalas kang nakaharap sa center console mo at the same time sa dashboard. So, lagi mo siya nakikita. At hindi lang yun. Kunyari, meron kang pasahero. Syempre, nakaharap lagi siya sa dashboard. Mapapansin niya lagi ito, okay? So, napupunan niya. So, malaking contribution to, hindi lang dun sa resale value. At the same time, yung buong kagandahan ng sasakyan. Especially mga vintage cars. Yun lagi yung nane-neglect ng madalas ng maraming car owners ngayon. Yung preservation ng parts or yung mga plastic parts. Lalo na to, sa dashboard na kahit duma na, pero tingnan naman guys, hindi ito yung kagaya ng mga modern cars na made of plastic na lang yung dashboard. Ito nakaano pa siya, oh, naka-cover pa siya ng upholstery, parang vinyl yata or something. Okay, hindi siya matigas guys, hindi kagaya ng iba guys na yung mga modern cars, ganito na yung plastic nila. So plastic na rin dashboard, pero ito sa atin, sa Corolla natin, tingnan nyo naman, diba? Nakaano pa siya, upholstery pa siya. So, napakaganda nung interior ng mga lumang sasakyan. Kaya, maganda rin talaga na i-maintain natin. So, ano ba mga kalaban ng dashboard? Kaya siya mabilis masira. Siyempre, number one, yung sunlight. Pag lagi nainitan yung dashboard, kumukupas. At the same time, yung pag kumupas kasi ang dashboard, kumbaga parang yung structural design niya o yung molecular structures niya sa loob. So medyo magiging scientific tayo. Molecular structures niya sa loob, nagde-degrade sila. Ibig sabihin, imbis na intact sila altogether, parang nag-disintegrate sila. Ibig sabihin, naghihiwa-hiwalay. Kaya, no wonder guys, kapag isang bagay, pag lagi naiinitan over time, kagaya ng plastic, ibilad mo sa araw yung plastic, kunyari yung plastic na timba or planggana, ibilad mo siya over time. Tingnan nyo ulit guys yung itsura ng plastic. Alam mo yun, parang kupas, namumuti na, ganyan. Tas na parang malapit na siyang magbitak-bitak. So parang ganun din dito guys. Even though nakakover siya ng dash ng vinyl or vinyl upholstery, na kung yun man yung tawag doon, eventually nagde-degrade din siya. Okay, pag pinabayaan natin. So yun yung magiging consequence niya sa kapag pinabayaan natin. And the same time, challenge din sa atin yun as a car owner, especially sa mga vintage cars. Okay? So yun lagi kalaban niya, yung heat. Okay? Pero guys, meron tayong ways or solution para ma-preserve natin yung napakagandang dashboard natin, lalo na sa Corolla natin. Okay, so number one, kailangan, number one, always park in the shade. Okay, kahit pumapasyal man kayo or pupuntahan ba kayo, kung may makikita kayong pwedeng silungan nitong sasakyan, isilong nyo. Lalo na pag sa oras ng tanghali, yun kasi yung katirikan ng init. Ano pang pwede natin gawin? Lagay kayo or magpa-install kayo ng tint, window tint. Mas prefer ko ngayon is the ceramic tint kasi siya yung latest sa technology and at the same time mas mataas yung heat rejection niya.
compare sa regular tint lang. Okay? So yun ang pipiliin nyo guys. Kung magpapa-ceramic, kung magpapalagay kayo ng tint, piliin nyo yung mataasang heat rejection and yung UV rejection. So yun yung tatandaan nyo lagi. Kasi aside from sunlight, meron din siyang UV rays na nakakabilis magpasira at magpa-degrade ng vinyl parts. So yun yung mga pwede nyong gawin. Okay? To preserve your dashboard. Kaparada kayo sa labas, nang medyo matagal, kabitan nyo nito. Yan. Lagyan nyo nito, sunshade. So, iyanan natin ha. Kahit sabihin natin na wala kayong tint or ayaw nyo maglagay ng tint, pero kung meron kayong sunshade na ganito, na insulated, nakakatulong siya mag-reject ng heat dahil na pagsakatirikan ng araw. Dahil na ngayon, summer season, mas tirik ang araw ngayon, lalo na sa tanghalin tapat. So yun yung pinaka-worst na time na pwede niyang mapabilis yung edad ng inyong dashboard. Marami kasi nagsasabi, ba't ganun mabilis pumutok yung dashboard o ganyan-ganyan. So, sabihin ng iba, then normal lang yan kasi sa edad, ganyan. So, hindi po laging dahilan yung pagkaedad ng sasakyan kaya siya nasisira. Okay? So, minsan talaga nasa owner ng sasakyan niya kung paano niya paalagaan. Paano niya alagaan at i-maintain ng maayos sasakyan. Okay? So, hindi dahilan yung sa katandaan, ganyan-ganyan. Okay? So, yun yung mga pwede niyong gawin. Tapos, meron pang isa pa. Ayan guys. So, meron akong bagong nabili na para pang treat natin sa vinyl dashboard natin. Okay? So, ito guys yung nabili ko. Bagong product. So, ang brand niya is Reverse. Yan. So, yan yung product. Reverse. Okay. UV defense pang upholstery, pang plastic parts ng interior natin. So, nakakatulong siya against UV protection tsaka to fight against fading and cracking. So, itong moisturizer or lotion, pwede mo ilagay sa mga interior parts mo. Tsaka para magmukhang bago lagi. Okay? And, nakakatuwa dito kasi, water-based. Magla-apply kayo ng mga ganitong pahid-pahid, make sure water-based siya. And, gamit lang kayo ng microfiber towel. Ito. Okay, pang-apply niya. Pero make sure, bago kayo magpahid, malinis muna to using soapy water tsaka another towel ulit, okay? Para pag in-apply niya to mas litaw yung kintab niya. Okay. So pwede rin to guys sa side ng pinto niya, sa sidings ng pinto. Tsaka sa dito, sa may center console niya. Yung armrest din nilalagyan ko. Nagmumukhang luma tuloy yung sasakyan kapag sira-sira na yung dashboard. Okay. So, luma na nga, pangit pa, ba? Diba? So, at least matanggal na natin yung pangit dun sa vintage cars natin, ba? Diba? At least para ma-appreciate din nung enthusiast or nung kahit sino na tumitingin na sabihin nila si Bas sa kotse nyo na wow, ang galing naman, paano mo siya na-preserve, ganyan-ganyan. Di sabihin nyo, well, kasi may mga ginagawa ako para ma-maintain natin yung luster niya, tsaka yung ganda. Okay, so yan. Yan. Sana makita nyo yan, makita nyo yung itsura niya. So na-treat ko na to, so titreat natin ulit para makita nyo lang yung itsura niya. So, let me repeat guys, hindi ko to in-advertise. Pinapakita ko na sa inyo paano ipahid. Ayan. So, nakita nyo ba yun guys, yung difference yun? Ayan o. Itong right side yung na-treat ko na, itong left side hindi pa. Nakita nyo yung difference. Diba? Mas nagiging darker ito. Mas nagiging satin look ito. Okay? Diba? So, yun yung kagandahan niya. Napaka-importante nung dashboard natin. So, ito yung parang nag-represent din sa ating sasakyan na even though luma na yung sasakyan, at least kahit pa paano, preserve natin and well-maintained.
So, good thing, no? Na-preserve namin ang husto ito, yung dashboard. Kaya kung makikita nyo, walang sand cracks or anything. Walang bitak-bitak. Okay. Wala siyang kahit anong punit or something. Okay. And then, at the same time, wala kami nilalagay dyan na parang laruan or something para nakapatong, ganyan. Just to keep it well-preserved. Yun lang naman yun. Okay. I hope na mapangalagaan nyo rin yung interior parts sa sakin nyo, especially nga itong dashboard. Okay? Kasi ito yung parang simbolismo or symbol ng your car is well maintained. So, yun lang. Thank you guys sa panonood and see you next time.